Sabi nga nila, ang love parang bubblegum. Sa una lang sweet, pero pag tumatagal, nawawala na. Nakahiligan mo rin siguro noong bata ka pa ang pagsapa o pagnguya ng bubblegum. Nag-e-enjoy pa tayo noon na palubuhin ng bubblegum. Palakihan ng lobo sa bubblegum na kahit wala ng lasa, sige pa rin sa pagnguya. Kung first time mo pa lang sa channel na ito, itry mong panoorin mga vlog dito at siguradong may bago sa pandinig mo. At pag may natutunan ka sa channel na ito, huwag mong kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pag nagsawa ka, kangunguya o wala ng tamis, ididikit mo kung saan. Madalas sa ilalim ng upuan mo idinidikit, gawain ko din yan noon. At malamang nasabihan ka rin nito noon, noong bata ka pa, na kapag nilunok mo daw ang bubblegum, didikit ito sa iyong bituka. Mga eksperto na ang nagsasabi, hindi po totoo na didikit sa bituka mo ang chewing gum o bubblegum. At sabi pa nga noon, tatagal daw ng 7 taon sa tiyan mo ang bubblegum. Pero pag nalunok mo ang bubblegum, hindi kayang tunawin ito sa ating tiyan. Mailalabas o maidudumi mo rin ito mga ilang araw lang. Pero kung sa araw-araw ay nakakalunok ka ng chewing gum, ibang usapan na yan. Posible na itong bumara sa iyong bituka. Mula pa noon, may mga katibayan na ang mga taga Northern Europeans ay ngumunguya na ng chewing birch bark tar. 5,000 taon na ang nakararaan. Alam mo ba, noong late 1840s, naimbento ni John Curtis ang chewing gum. At noong 1850s, ang kauna-unahang pabrika ng chewing gum sa buong mundo ay sa Portland, Maine, Estados Unidos, na itinatag ni John Curtis. Ewan ko lang kung kaano-ano siya ni Ann Curtis. Baka lolo siya ni Ann Curtis. Pero alam mo ba, kung madalas ang pagnguya mo ng bubblegum, posible kang magkaroon ng problema sa ngipin. Tulad ng tooth decay o pagkabulok ng ngipin, cavities at gum disease. Ang tamis o ang asukal na galing sa bubblegum ay napupunta ito sa iyong ngipin. Unti-unting sinisira nito ang enamel ng iyong ngipin. Dapat pala mag-toothbrush tayo after mong ngumuya ng bubblegum. Pero bakit yung iba? Ginagawang toothbrush ang bubblegum, pampabango daw ng hininga. Dahil nga sa flavor nito, para maging fresh ang iyong hininga. May mga brand naman ng bubblegum na konti lang ang sugar content o walang tamis na bubblegum. Sa pagnguya mo din ng bubblegum, isang dahilan ang muscle imbalance ng iyong panga. Tinatawag ito na temporomandibular joint disorder. Lalo kung sa isang side ka lang lagi madalas ngumunguya, maaari itong humantong sa pananakit ng tenga, pananakit ng ngipin at pananakit ng ulo. Irritable bowel syndrome. Ang irritable bowel syndrome ay isang gastrointestinal disorder na nagdudulot ng sakit ng tiyan. At habang ngumunguya ka ng bubblegum, nakakalunok ka ng hangin na maaaring humantong sa bloating stomach o abdominal pain. Kung mahina ang iyong tiyan, ang artificial na pampatamis sa bubblegum tulad ng mannitol at sorbitol ay posible kang magka-diarrhea. At kung ikaw ay may dental peeling o pasta sa ngipin kung tawagin, ay hindi maganda kung madalas kang umunguya ng bubblegum. Sisirain lang ang pasta mo. Pero may mga benefits din naman ang pagnguya ng bubblegum. Ayon sa isang pag-aaral, ang pagnguya ng bubblegum can burn 11 calories per hour. When you chew chewing gum, can improve your memory. It increase blood flow to your brain. At ayon sa pagre-research ni Andrew Scholey na isang profesor, sa pagnguya ng bubblegum, ang short-term memory mo ay nag-i-improve ng 35%. Pero kung ngunguya ka ng matagal ng bubblegum, maaaring mabawasan ang iyong short-term memory. Kung medyo naguluhan kayo sa short-term memory, lahat tayo ay may short-term memory. Ito yung panandalian mong memorya na bigla mong naaalala. Halimbawa, may ginawa ka kanina o kahapon, mabilis mong naalala o natandaan. Yan yung pag-alaala sa isang bagay o nangyari na nakalipas na mabilis mong naaalala. At ayon din sa pag-aaral, ang pagnguya ng bubblegum ay kayang labanan ang antok. At noong 2011, isang pag-aaral na ang pagnguya ng bubblegum ay nakakabawas ng depression at iba pang mental illnesses.
at kung pagkatapos mong kumain, maaring mapababa ang acid level sa iyong lalamunan kung ngunguya ka ng bubblegum, at nakakatulong din to reduce heartburn and acid reflux. Pabili po ng bubblegum. Anong bubblegum? Yung hindi sa una lang sweet kahit matagal na walang pagbabago. Hanggang sa muli, ito po si Trip Searcher. See you sa next vlog natin. And God bless us.